So eto na nga po mga kaibigan, sa naging laban nga ng Gilas Pilipinas kontra sa kupunan ng New Zealand, nakita naman natin kung paano nagamit ng maayos ang mga player ng Gilas. And well mga kaibigan, bago natin yan napagpatuloy, please huwag nyo kalimutan na i-like at subscribe ang ating channel. Maraming salamat po. First 5 lineup ng Gilas Pilipinas, narito Scottie Thompson, Kai Soto, Junmar Fajardo, Dwight Ramos, at etong si Justin Brownlee. Nakita naman natin, pinagsabayan dalawang big man, etong si Junmar, at eto nga pong si Kai Soto. Ganyan naman pong sistema nitong si Coach Tim Con, kapag ka maraming available na sentro, big man, ginagamit niya talaga yan. So ang naiwan, eto nga pong si Japet Aguilar mga kaibigan, which is nakita naman natin, posibleng magamit yon sa second half ng game, sa third and sa fourth quarter. First quarter pa lamang ng game, nakita naman natin, mainit agad ang defensa at ofensa ng Gilas Pilipinas, pero hindi nagpapatalo itong New Zealand. Lamang sila ng 2 points sa pagkatapos ng first quarter. Pagdating naman po ng second quarter ng game dito, ay gumanda ang sistema nito nga pong Gilas Pilipinas, which is sinasabi natin dito, triangle offense, na kapag naigamit na maayos dito sa laban nila, ay talagang nakakahabol ang Gilas Pilipinas. 45 to 45 ang naging score, tabla sa second quarter sa first half. Pagdating ng second half, third and fourth quarter ng game, sa third quarter nakita natin dito, nakalamang ang Gilas Pilipinas. Paano sila nakalamang mga kaibigan? Kung titignan po ninyo, na less yung error ng Gilas Pilipinas, at most of the time yung mga shot or mga tira ng Gilas Pilipinas ay nakakapasok. Especially itong si Dwight Ramos, ang lakas din ng offense at depensa, lalo na ang depensa nito nga pong si Kai Soto. Pag pinagsabay na Kai at Junmar, dito nahihirapan po makapuntos eto nga pong kupunan ng New Zealand. Nagtapos ang third quarter ng game, score nga po na 72-63. Pagdating naman po ng fourth quarter mga kaibigan, dito no, ay hindi naman na-maintain ng Gilas Pilipinas ang kalamangan nila dito nga po sa third quarter. Dito unti-unti nakakahabol nga po ang New Zealand. Inilabas din sa fourth quarter itong si Kai Soto, pero agad din namang ibinalik mga kaibigan dahil hihina po ang ofensa at depensa ng Gilas Pilipinas. May mga player din naman na hindi nakapaglaro mga kaibigan. Si Kevin Kiembao, nakita naman natin hindi rin naipasok yan. At ito nga po si Coach Tim, kung nakita naman natin, kahit okay so far na pinapakita ng Gilas Pilipinas, nagkakaroon din ng error kapag dumadating na sa intense and crucial sa fourth quarter nga ng game. Nakita naman natin kahit nakakahabol po ang New Zealand, eh talagang umu-score din naman ng Gilas Pilipinas. Hindi sila nagpapahabol na maitabla nga ang laban dahil maganda ang nasimula ng Gilas Pilipinas. Nakita natin yung never say die at puso talaga na lumalaban dito nga po sa laban nila, sa unang laban kontra sa kupunan ng New Zealand. At dahil nga po home court natin ito, may advantage po ang Gilas Pilipinas sa laban nila kontra sa New Zealand.